Magandang araw sa lahat. Ano nga ba ang mangyayari sa'yo kapag napunta ka sa isang liblib na lugar sa isang probinsya? Ano kaya ang maari mong matuklasan? At bakit ba sila nagbigay ng babala sa akin? Bakit minsan ang mga tao hindi marunong sumunod sa mga ganitong bagay? Ayon to sa aking karanasan. At sana'y wala nang ibang makaalam sa liblib na lugar na ito. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Gusto kong pakinggan ng inyong mga tagapakinig ang aking istorya, Miss Clar. Para po, hindi na kayo matulad sa akin. Hindi po biro ang aking pinagdaanan. Ipapakilala ko na lang po ang aking sarili bilang si Corazon. Ito'y hango sa aking totoong karanasan. Ito'y nasaksihan ng aking mga mata. At ngayon, pinagsisisihan ko kung bakit ba ako sobrang curious sa mga bagay-bagay. Hindi na sana nangyari ito sa akin. Pakinggan nyo ang aking hindi makakalimutang kwentong aswang. Isa po akong second year student sa kursong BS Anthropology. May isang subject kami na dapat tumuklas kami ng isang bagay na pinaniniwalaan nating mga tao. Kung ito ba'y totoo o hindi. Naniniwala ba kayo sa aswang? Ako kasi, hindi. Naniniwala ako sa kasabihang, to see is to believe. Kaya ang mga aswang ang aking napiling pag-aralan. Bali-balita ang isang probinsya na sa ganda nito'y may tinatago itong lagim. Hindi ako pamilyar sa liblib na lugar sa probinsyang yon. Pero sabi sa balita, wala ni isang nakakabalik pagkatapos makapasok sa lugar na yon. Iyon ang gusto kong tuklasin. Baka mamaya'y kwentong barbero lang ito at gusto lang paingayin ang probinsya na sinasabi raw na taguan ng mga aswang at mga nilalang na hindi pa natin gaanong nakakasalamuha. Sa panahon ngayon, sino bang maniniwala sa bagay na to? Excuse me po, alam niyo po ba kung saan ito? Pinakita ko ang hawak kong papel kay Manong Driver para ipakita sa kanya kung saan ako pupunta. Nagtaka pa ako nang makita ang gulat sa mukha niya. Sabay tingin sa akin habang nakakunot noo. Aba, iha. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo. Bakit po? May problema po ba? Malayo po ba yan? May pambayad naman po ako. Aba, bakit mo naman gusto pumunta dyan? May school project po kasi kami. Importante po yung lugar na yon para matapos ko ang school project ko. Ikaw ang bahala. Basta't sinabi ko sa'yo na mag-ingat ka. Huwag kang magpapaabot ng dilim doon, ha? Delikado yun para sa'yo. Asa, halika na. Sumakay ka na. Habang nasa biyahe na kami, nang mapansin kong ilang beses nag-sign of the cross ang matandang driver. Matanong ko lang. Taga saan ka nga pala, iha? Taga Manila po. Nako, mga kabataan nga naman talaga ngayon, no? Palaging pinapahamak ang sarili. Taga Manila ka, hindi ka ba nanonood ng balita? Imposibleng hindi mo alam kung anong balita sa lugar na yun. Kahit sino eh, ayaw pumunta roon. May ilang taga roon nga ang umalis at lumipat sa isang baryo dahil napakadelikado ng lugar na yun. Maganda naman po ang place. At saka, modern na po ngayon, Manong. Naniniwala pa rin kayo doon? Pakiramdam ko, isa lang si Manong Driver sa naniniwala sa sabi-sabi. At ayaw naman hanapin kung totoo nga yun. Isang oras galing sa terminal, patungo sa liblib na lugar na yon. Doon ko lang nalaman ang pangalan dahil sa nakalagay sa itaas,
na welcome to Paraiso. Ay sa inang, hanggang dito na lamang ako. Dito tayo sa Paraiso. Bale, 300 ang bayad. Maraming salamat po, Manong. Nang maiabot ko ang pambayad kay Manong, agad niyang pinaharurot ang kanyang tricycle, paalis sa lugar na yon. Tiningnan ko muli ang Paraiso. Pumasok na ako sa boundary. Sinalubong ako ng puno at sariwang hangin sa lugar. Sa isip-isip ko, imposibleng nakakatakot sa lugar. Dahil sa aking paglalakad, ay natanaw ko ang dagat. Doon ko napagtanto ang ilang bata na naglalaro sa dalampasigan. Kumuha ako ng ilang litrato. Alam kong ilang araw akong magtatagal sa lugar, kaya kailangan kong makahanap ng tutulugan. Ilang sandali lang nang matanaw ko ang ilang kumpulan ng bahay doon at abala sila. Kaya agad akong lumapit para malaman kung may matutulugan pa roon. Hello po. Pansin ko ang pagtataka nila nang makita ako. May ilan pang nagkatitigan bago ako bigyan ng atensyon. Napansin ko rin na may ilang pumasok sa kanilang bahay. Okay lang po ba kung magtanong po ako? Galing po kasi akong Maynila. Estudyante po ako. Kailangan ko lang po sana ng matutulugan. May ilang bagay lang po ako na kailangan kong asikasuhin. Sigurado ka ba, iha? Ang daming umaalis dito sa lugar namin. Tapos ikaw, gusto mong pumunta rito? Para bang gusto mong magbakasyon? Hayaan mo siya. Tinatakot mo naman ang bata. Ano bang kailangan mo, iha? May alam po ba kayong lugar o di kaya po apartment? Importante lang po kasi talaga kaya ako nandito. Hindi naman po ako manggugulo. Napansin kong magsasalita sana ang naunang babaeng humarap sa akin na may katandaan. Ngunit pinigilan siya ng aling katabi nito. Iha, iilan ang bahay na nandito. Hindi kami basta nagpapatuloy. May tent naman po ako. Kahit po sa likod bahay lang, magtatayo po ako ng tent. Please. Magsasalita pa sana ang alay nang may biglang dumating na binata. Para bang takot na takot at hingal na hindi ko alam kung saan ang galing. Oh, anong nangyari sa'yo? Napansin ko rin ang takot sa mukha ng mga kaharap ko, lalo na ng matandang babae kanina. May nakita na namang bangkay. Hali kayo, nasa bukana ng kuweba. Hindi na makilala ang mukha. Sinasabi ko na nga ba, pinaparusahan na tayo ng Diyos na nangyayari. Hindi matatapos to hanggat hindi natin binibigay ang gusto niya. Sumunod ang ilang tao sa lugar na yon sa binata. Gusto ko ring malaman kung anong meron. Kaya sumabay na rin ako kahit bigat na bigat ako sa travel backpack ko. Sumunod lang ako hanggang sa lamunin kami na nagtataas ang damo. Nang makalabas kami doon, nakita ko na lang ang malagubat na lugar. May kuweba sa di kalayuan. May napasigaw pa nang may nakita sila kaya dali-dali ako. Nakipagsiksikan pa ako sa kumpulan, Miss Clar. Halos madulas ako sa dugo na nagkalat sa lupa at nang makita ko ang sinasabi nila, halos napaatras ako at napatakip sa bibig. Ang baho, hindi maipaliwanag ang amoy dahil siguro matagal na rin ang bangkay. Wakwak ang lamang loob nito sa may dibdib hanggang sikmura. At nabalata ng mukha nito para hindi makilala. Pero mukhang babae ang biktima, base na rin sa mahaba nitong buhok. Alis muna kayo dyan! Kailangan munang maimbestigahan to ng mga polis. Sabi ng tanod na naroon sa pangyayari. Maniwala kayo na aswang ang salarin dito. Ito na ang ebidensya. Marami nang nawala.
isa na siya sa biktima. Ibigay niya na kung anong gusto nila. Iho, ihatid mo muna ang lola mo sa bahay. Opo, ma. Hindi ko maintindihan, Miss Clar, kung anong ibig sabihin ng matanda. Ibigay? Ibigay ang alin? Isa-isa nang pinaalis ng tanod ang mga tao na takot na takot. Pero mabilis akong nagtago sa malaking puno. Hindi ko pa nakikita ng maayos. Nang tuluyang nakaalis sa mga ito at naiwan ng tanod, wala siyang ginawa kundi umalis din. Nagtaka ako dahil hinayaan lang nila ang bangkay doon. Kaya nang makaalis siya ay agad akong lumabas sa pinagtataguan ko. Kinuha ko ang cellphone ko para kumuha ng litrato. Anong ginagawa mo? Halos mapatalon pa ako at mabitawan ang phone ko nang biglang may nagsalita sa likod ko. Siya yung lalaki kanina na nakakita ng bangkay. May dala na itong pala at nakatingin ng seryoso sa akin. Pero hindi mawala ang tingin ko sa pala niyang hawak. Umalis ka na rito kung ayaw mong isa ka rin sa maging biktima. Baka naman may mamamatay tao dito sa inyo at tinatakot lang kayo na aswang ang may gawa. Natakot pa ako nang lumapit siya sa akin dahil malaki ang pangangatawan niya at may katangkaran. Pero nilagpasan niya lang ako kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero hindi pa rin mawala ang pagwawala ng puso ko. Nang sundan ko siya ng tingin, naghuhukay na siya ng lupa doon malapit sa bangkay. Hindi niyo ba siya dadalhin sa pamilya niya? Walang gustong mag-claim ng bangkay na kinain at naging biktima nila. Mamalasin din sila kaya hinahayaan na lang. Kung marami nang namatay, bakit nandito pa rin kayo? Walang gustong tumulong sa amin. Dahil wala rin sa mga kalapit na barangay ang gustong patirahin kami sa kanila. Lalo pa pag nalaman nila galing kami sa lugar na to. May dala raw kaming malas. Baka masundan pa o madamay sila. Isa pa, nandito ang pangkabuhayan namin. Kaya hindi namin pwedeng iwan ang lugar na to. Nang matapos siya sa paghuhukay niya, Miss Clar, basta na lang niya sinipa ang bangkay hanggang sa malaglag niya sa ginawang hukay. Mabilis niyang binalik ang lupa roon para matabunan ang bangkay. Muli niya akong sinulyapan nang mapansin niyang hindi pa rin ako umaalis at saka napansin ang pagdilim sa lugar. Kung ako sa'yo, umalis ka na rito hanggat may paraan pa. Huwag kang magpapadilim sa kagubatan. Mas delikado rito. Kailangan ko nga na matutulugan eh. Bahala ka nga. Totoo nga talaga ata ang sinasabi. Matitigas talaga ang ulo ng mga taga-syudad. Maiwan na kita. Basta kami. Nagbigay na kami ng babala sa'yo. Tuluyan na niya akong iniwan dun sa gitna ng kagubatan. Naisip ko, dito na lang ako magtatayo ng tent kung wala silang maituturo sa akin na matutulugan. Maghahapon na rin na makarating ako sa baryo para iso. Kaya halos magdidilim na pero napansin kong kanina pa akong naglalakad sa kagubatan. Natigilan ako nang may mapansin akong kaluskos sa likod ko. Kaya huminto ako at tiningnan ang paligid. Nang wala naman akong makitay, muli akong naglakad. Nakaramdam ako na para bang may mga mata na nakamasid sa akin. Bigla na lang tumaas ang balahibo ko sa batok, kasabay ng pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin. Pansin ko rin na mausok ang paligid. Muli na naman ang kaluskos, kaya huminto ako. Sino yan? Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi naman talaga ako natatakot sa sinasabi nilang aswang. Pero natatakot ako sa posibleng mangyari sa akin. Baka may mang trip sa akin dahil unang dating ko lang sa lugar. Ramdam kong hindi nila gustong may dayo na katulad ko. Papalapit sa akin ang kaluskos na yon hanggang sa may malaglag na timba sa damuhan na puno ng mga bayabas. Nabigla pa ako at napahawak sa dibdib ko. Ano ba yan?
Naku, iha, pasensya ka na. Naku, natakot pa ata kita. Isang matandang uugudugod ang lumabas at isa-isang dinampot ang mga bayabas para ibalik sa timba. Agad akong lumapit sa kanya. Tulungan ko na po kayo. Pasensya na po ha kung nagulat din kayo sa akin. Okay lang, iha. Maraming salamat. Tinulungan ko siyang makatayo, pero pansin kong mabigat ang timba, kaya agad ko tong inagaw sa kanya. Ako na po dyan. San po ba kayo nakatira? Nako, iha. Maraming salamat. Matanda na kasi ako. Diyan lang naman sa malapit. Okay lang ba sa'yo? Opo naman, okay lang po. Pagod na rin ako, pero hindi ako nagpahalata. Doble na rin ang bitbit ko, ang timba at ang bag ko sa likod. Nakasunod lang ako sa matandang babae. Bakit po ba ganitong oras ay nasa labas pa rin kayo? Wala naman akong magagawa. Solo ako sa buhay, iha. Kailangan kong buhayin ang sarili ko. Ikaw, mukhang hindi ka taga rito. Iba kang magsalita. Mukhang galing ka sa ibang lugar. Ah, opo. Galing po akong Maynila. May gagawin lang po akong school project kaya po nandito ako sa lugar nyo. Tungkol sa mga aswang? Tumahimik ka. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan nila. Lalo sa ganitong oras. Lahat po ba kayo naniniwala sa kanila? Biglang naging aligaga ang matanda at palinga-linga sa paligid. Halika na, iha. Doon ka muna sa barong-barong ko. Bukas ka na lumabas ng umaga. Sa pagmamadali namin ay hindi ko na namalayan na nakarating na kami sa isang maliit na barong-barong. Pinauna niya akong pumasok at nilapag sa sahigang timba. Bahagyang madilim sa loob dahil tanging gasera lang ang ilaw. May isang higaan, lamesa at nagkalat na bawang na nakasabit sa loob. May mga puting bagay rin sa paligid ng bahay, lalo na sa mga bintana. Para sa naman po yan? Sinian, iha. Para walang manggugulo sa akin. Sa gabi. At lalo na, hindi ka taga rito. Hindi ko alam, pero bigla na lang akong nakaramdam ng takot ng mga oras na yun. Totoo po ba talaga sila? Hindi kami nagbibiro rito, iha. Matagal na akong nakatira rito. At marami na akong nasaksihan na karumaldoman na pagpatay. Kaya naming tumagal dito dahil alam naming hindi nila kami gagalawin. Pero nitong nakaraang taon, sunod-sunod ang pag-atake nila. May gusto sila sa amin na hindi namin maibigay. Ano po yun? Hindi ko rin alam, iha. Basta ang alam ko, delikado rin na magtagal ka pa rito. Bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa akin, ito ka muna magpagabi. Pagpasensyahan mo na at hindi ito katulad ng bahay niyo sa syudad. Wala naman pong kaso sa akin to. Maraming salamat din po. Parang hindi nga sila nagbibiro tungkol sa mga nilalang na yun. Unti-unti na akong nakakaramdam ng takot. Pero ayoko pa rin mag-isip na totoo ang mga bagay na yun. Mas lalo itong nagtulak sa akin na malaman kung totoo nga ba sila. Naghanda ang matanda ng hapunan na sinaing na kamoting kahoy. Kumain ka na. Kailangan mo yan. Kahit hindi ako sanay sa pagkaing yun, ay kinuha ko na lang dahil nahihiya rin akong tanggihan ng matanda. Maraming salamat po. Ano nga po palang pangalan nyo? Ako si Maria. Yun na lang ang itawag mo sa akin. Ako po si Corazon. Isa po akong estudyante. Alam ba ng mga magulang mo na nandito ka? Alam naman po nilang pang-project ko to, kaya hindi naman po nila ako pinagbawalan. Mabait ang mga magulang mo.
Sana'y makauwi ka pa ng ligtas. Nagtaka ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung nag-aalala ba siya sa akin o isa yung babala na dapat kong seryosohin. Napabuntong hininga na lamang ako. Pwede po bang makigamit ng banyo? Magbibihis lang po ako bago ako matulog. Sige lang, iha. Mag-ingat ka lang at madulas. Madilim sa loob at sinalubong agad ako ng kakaibang amoy. Isinawalang bahala ko na lang to para makapagbihis na ako at makalabas ng banyo dahil hindi ko na kayang magtagal sa loob. Hindi naman ako dapat magreklamo dahil pinatira na ako ng matanda dito. Ilang beses akong naalimpungatan nung gabing yun. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa hindi ako sanay sa hinihigaan ko sa lugar o dahil sa nararamdaman kong may nakamasid sa akin. Nakatingin habang ako'y nakapikit. Idinilat ko ang mga mata ko. Wala akong gaanong makita dahil sa dilim. Hindi talaga ako mapakali. Bumangon ako at saktong may naaninig ako sa kusina. Aling Maria? Ano pong ginagawa niyo dyan? Sinisipat ko kung anong ginagawa niya sa sulok habang nakayuko roon na para bang may kinakalikot. Dahil may liwanag na bahagya roon, napansin kong may itim na likido na bumabagsak mula sa kanyang siko. Wag po! Halos isiksik ko ang sarili ko sa kama nang makita ko ang kakaibang itsura niya. Hindi ko siya makilala. Namumula ang mga mata. Halos nahilamos ang pulang likido sa mukha niya habang kitang-kita ko ang matatalas na ngipin. Sa di kalayuan ay umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong kagubatan. Napabalikwas ako ng bangon habang pinagpapawisan ako ng malamig. Hingal na hingal. Diyos ko, panaginip lang pala. Bumangon na ako noon at wala na rin si Aling Maria sa kama niya. Pumapasok ang hamog sa loob ng kubo mula sa labas. Malamig, kaya napayakap ako sa aking sarili. Lumabas ako ng kubo. Mas makapal ang hamog, pero pansin ko naman ang kumpulan sa isang parte. Nakita ko rin si Maria doon, kaya dali-dali akong pumunta doon para makiusyoso. Nang tuluyan akong nakarating, halos matumba ako. Nang pagkatingala ko, ay nakita ko ang isang matandang babae. Nakalambitin sa puno ng balete. Wak-wak ang kalahati ng katawan nito. Inaalalayan ng binata ang kanyang ina na naghihinagpis. Aling Maria! Agad akong sumunod sa kanya na mapansin kong umalis na siya. Ano po ba talagang nangyari? May matagal na akong hinala. Isa sa mga taga-baryo nito, ang aswang. Po? Mahuhuli rin ang salari na yan. Salot! Hindi ito matitigil hanggat hindi siya napapatay. Doon ko lang napagtanto na hindi sila nagbibiro. Gusto ko ring malaman kung totoo sila. Malaking pagtutuklas ito kung sakaling mapatunayan ko rin na hindi ito totoo. Baka siguro may isa lang talaga sa taga-baryo ang mamamatay tao. Tutulong po ako, Aling Maria. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi mo sila kilala. Baka mapahama ka lang. Gusto ko po talagang makatulong para magkaroon naman ng kabuluhan yung bakasyon ko. Kung ganon, kailangan na natin mag-asikaso. Marami pa tayong gagawin. Gagawa pa tayo ng sandata. Dahil mamayang gabi mismo, huhulihin natin siya. Ang akala ko, Miss Clar, sa mga palabas lang to nangyayari. Pero tinulungan ko siya maghanda ng mga bawang at asin na pwede raw panlaban sa mga ito. May mga lubid. Gumawa rin kami ng mga patibong. Hindi ko nakita ang sarili ko na gagawin ng mga bagay na to.
ako ang mismong naghuhukay. Samantalang si Aling Maria naman ang nagbabalik ng mga dahon pantakip sa mga patibong. Maghahating gabi na. Kailangan na natin maghanda. Paano po ba natin siya mahuhuli? Madalas niyo po ba itong ginagawa? Kilala ang pamilya ko bilang nanghuhuli ng aswang sa kabilang baryo. Bago sila tuluyang lumipat dito sa baryo na to para magsimula. Kung hindi mo na itatanong, may kakayahan ako kung paano sila makita. Ganun po ba? Gusto kong matawa, Miss Clark, dahil sa mga sinabi ni Aling Maria. Sumapit ang hating gabi. Naghihintay lang kami sa mga kakahuyan. Magkaiba kami ni Aling Maria ng pwesto, pero malayo ako sa kanya. Napansin kong lumakas ang hangin. Kailangan kong gawin ang plano namin, ang maging bitag. Sumigaw ako ng sumigaw nang marinig ko ang tunog na yon. Sabi ni Aling Maria, pag ang uwak ay nasa malapit, ay nasa malayo pa ang aswang. Pero pag nasa malayo ang uwak, ay nasa malapit ang aswang. Ang tunog na naririnig ko ay malayo, kaya nasa malapit lang siya. Bigla akong kinabahan na makaramdam ako ng paghampas ng hangin mula sa direksyon ko. Halos lumuwa ang mata ko sa aking nasaksihan. May mga pares ng matang mapupula ang papalapit sa akin. Halos panghinaan ako. Pero nagawa ko pang makatakbo patungo sa patibong kahit pahalos madapa-dapa ako nun. Aling Maria! Nandiyan na siya! Nandiyan na ang aswang! Patuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa humarap ako sa direksyon ng aswang. Isang manananggal. Tumutulo pa ang dugo galing sa kalahati ng katawan niya. Nakalaylay ang lamang loob. Totoo nga, may aswang. Siya ang salarin ng pagpatay sa baryo na to. Baka nananaginip na naman ako. Ngunit sa muling paghampas ng hangin dahil sa malaking pakpak niya, nawalan ako ng balanse. Napamura ako sa aking isipan na malaglag ako sa mismong patibong na ginawa namin. Ako lang pala ang mahuhuli nito. Tuluyan akong bumagsak. Hindi ako agad nakabangon dahil sa sakit ng likod ko. Dahil ito ang unang tumama sa lupang binagsakan ko. Gusto kong bumangon, lalo na nang makita kong huminto siya sa butas ng patibong. Tumutulo ang dugo at laway niya sa katawan ko. Lalo na nang unti-unting bumaba ang mahaba niyang dila. Nakakakilabot talaga. Hindi siya tulad sa mga horror movie na napanood ko. Mas nakakatakot sila sa personal. Tulong! Tulungan niyo ako! Aling Maria! Tulong! Pero nagulat ako na hindi inaasahang tulong ang matatanggap ko. Halika na! Ito ang lubid! Hihilahin kita paakyat! Litong-lito na ako, kaya agad akong kumapit sa lubid na binaba niya. Hinawakan ko ito para makatulong sa pag-ahon ko. Hinila niya ang kamay ko palabas sa butas. Hingal na hingal ako, lalo na't nabibigatan ako sa katawan ko. Halika na! Kailangan na nating umalis. Baka bumalik pa siya. Pero, paano si Aling Maria? Nakita mo ba siya? Kailangan natin siyang iligtas. Baka muntirihin rin siya ng aswang na yun. Babalikan natin siya. Pero sa ngayon, sumama ka na sa akin. Hindi natin siya maililigtas kung pareho tayong nilamo ng manananggal. Tuluyan niya akong hinatak. May pagkakataon na nadadapa ako, kaya nahihirapan siya sa akin. Inalalayan niya akong makatayo muli. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. At muli na namang tatakbo hanggang sa makaalis kami sa kakahuyan. Hingal na hingal kami parehas. Anong gagawin natin? Saan tayo pupunta? Doon ka muna tumuloy sa amin. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sinasabi naman namin na umalis ka na. Kung hindi dahil sa akin,
baka biktima ka na ng aswang. Wala akong nagawa kundi sumunod sa kanya dahil hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Kumatok siya sa kubong bahay nila bago kami pinagbuksan ng kanyang ina. Gulat na makita ang itsura namin, lalo na ako, na parabang naligo sa kung anong likido. Napansin ko ang pamumula at pamamaga ng mata ng kanyang ina, pero dahil sa pagluluksa at wala silang magawa. Anong nangyari sa inyong dalawa? Kamunti ka na po kaming mapatay ng aswang. Diyos ko! Halikayo! Pumasok kayo agad! Tuluyan akong nakapasok sa bahay nila. Puno rin ng pangontra sa aswang at may ilang rosaryo. Ako nga pala si Alex. Ito naman ang mama ko, si Minerva. Bakit ba kasi kayo nasa labas ng ganitong oras? Lalo ka na, Alex. Anong ginagawa mo sa labas? May nakalimutan akong kunin sa balde sa pag-iigib ko kanina. May narinig akong ingay kaya sinundan ko. Ayokong may maging biktima na naman ng aswang na yun, kaya pinuntahan ko. Nakita ko siya. Kamunti ka na maging hapunan ng manananggal. Ikaw, bakit ba hindi ka pa bumabalik sa inyo? Ang dami mo nang nasaksihang pagpatay dito. Umalis ka na dito bago ka pa maging biktima. Opo, aalis na po talaga ako. Bukas na bukas din. Hindi ko na po kaya rito. Magpahinga ka na. Ilang beses ka na naming binalaan. Hindi ka nakinig. Nasa loob ako ng banyo at tulala. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Talagang pinagsisisihan kong pumunta ako rito. Nung gabing yon, hindi ako makatulog. Tulala ako sa dilim. Hindi mawala sa isipan ko kung ano ang itsura ng aswang. Parang pakiramdam ko, nakatitig siya sa akin sa dilim. Ang mapupula niyang mata. Kinabukasan, tanging si Aling Minerva pa lang ang gising. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin. Kukunin ko lang po ang gamit ko sa kubo ni Aling Maria at aalis na rin po ako agad. Sasamahan na kita. May mga engkanto sa kagubatan. Baka hindi ka na makabalik. Lalo na't alam mo na ang sikreto ng baryong to. Hindi sila basta-basta nagpapalabas ng mga taong hindi taga rito sa lugar na to. Nangilabot ako sa sinabi ni Alex. Sige, maraming salamat ulit. Naglalakad kami papasok sa kakahuyan. May ilang metro lang ang layo namin sa isa't isa habang nasa unahan siya. Bakit kasi hindi pa kayo umalis sa lugar na to? Kung alam niyo namang delikado. Katulad nga ng sinabi ko, hindi nila kami gagalawin. Naalala ko nga yung sinabi mo. May hinihingi silang kapalit para manahimik sila. Ano bang kailangan nila? Ang papalit sa kanya, sabi nila matanda na daw ang aswang ngayon. Sa oras na hindi niya maipasa ang sisiw na nagtataglay sa kanya bilang aswang, manghihina sila. Yun ang gusto nila, pero dahil wala pang pumapalit sa kanya, pumapatay siya. Naging mapangahas siya. Ano? Nandito na tayo. Di ba yan yung bahay na tinuluyan mo? Saka ko lang napagtanto na malapit na pala kami. Hintayin na lang kita dito. Dalian mo lang ha. Kulimlim. Pati mukhang uulan. Hanggat maaga lumabas ka na ng baryo. Tinuruan ka ba ng mga magulang mo na huwag magtitiwala kahit kanino? Oo, naiintindihan ko. At oo naman, tinuruan nila ako. Napansin kong seryoso siyang nakatitig sa akin. Pag bago ka sa lugar, huwag kang basta-basta tutuloy kung kaninong bahay. Pasalamat ka, nagising ka pa nung umaga. Tuluyan akong dumiretso sa kubo. Nakabukas ang pinto, kaya natanaw ko agad si Aling Maria sa kusina. Pagkapasok ko pa lang, ay naaamoy ko na ang langis. Saan ka nang galing?
Nag-aalala ako sa'yo. Pasensya na po. Akala ko nga rin po, inatake na kayo ng aswang kagabi. Aba nako, kamunti ka na rin. Inahanap kita kagabi nang mawala ang aswang. Hindi natin siya nahuli. Nakawala siya. Nalaglag po kasi ako sa isa sa mga patibong, kaya muntik na niya akong atakihin. Buti na lang may nagligtas sa akin. Pero kinulo niya ang plano natin. Napatay na natin sana ang aswang na yon. At least po, buhay tayo parehas. Ngayon ko lang napansin na hindi siya makatitig ng diretso sa mga mata ko. O baka naman, guni-guni ko lang to. Hindi ka basta magtitiwala kung kani-kanino ka rasan. May ilan dito sa baryo, kamag-anak ng aswang. Kamunti ka nang pumatay sa'yo. Po. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Pero yung babala niya, halos katulad ng kay Alex kanina. Pero kakaiba ang isang to, na baka isa sa mga taga-baryo ang kamag-anak ng aswang. Maraming salamat po sa paalala, Aling Maria. Pero gusto ko lang po magpaalam at aalis na po ako. Hindi ko na po kaya. Naiintindihan ko na po at tatanggapin na totoo sila. Tama nang nalaman ko. Kayo po ba? Wala po ba kayong balak umalis? Dito na ako nabuhay. At dito na ako mamamatay. Kung yan ang plano mo, mag-iingat ka. Maganda sana kung maging lihim na lang ang mga nalaman mo sa baryong ito. Kung yun po ang gusto nyo, gagawin ko bilang pagrespeto sa baryo na to. Dadalhin ko tong nalaman ko hanggang sa hukay. Nagmadali ako at basta ko na lang sinuksok ang mga gamit ko sa bag. Bago ako lumabas ng kubo, lalo na't hindi ko na rin kaya magtagal, ay nagpaalam ako kay Aling Maria. Maraming salamat po ulit. Mag-iingat po kayo laban sa mga aswang. Ikaw ang mag-iingat. Kaya ko na ang sarili ko. Paglabas ko ay nakaupo na si Alex sa ilalim ng puno ng balete. Tumayo siya nang makita niyang papalapit ako. Pero natigilan ako na para bang may nakatingin sa akin. Kaya muli akong tumanaw sa bahay kubo. Halos matumba ako nang makitang ang sama ng titig sa akin ni Aling Maria na may hawak na itak at pugkot na ulo ng manok. Tumutulo pa ang dugo sa lupa. Nagmadali akong lumapit kay Alex dahil sa kilabot na aking nararamdaman. Umalis na tayo dito. Dahil mas kabisado ni Alex ang kakahuyan, ay tahimik na lang akong sumunod sa kanya. Paglabas namin ng kakahuyan, tuluyang bumagsak ang malakas na ulan. Kaya napatakbo kami, pabalik sa bahay nila. Mabuti naman at nakabalik agad kayo. Pero malakas ang ulan, delikado. Lalo na't nagkakaroon ng landslide dito minsan. Pwede naman pong patilain ang ulan. Titigil naman po siguro yan. Tama. Hindi rin naman yan magtatagal. Kumain ka muna, Iha, para may lakas ka pag alis mo. Heto, kumain ka ng marami. Dinala niya ako sa kusina nila, Miss Clark. Natatakam ako sa mga pagkain. May brown rice, kare-kare, kaldereta, may chicharong balat, at laman loob ng manok. Parang fiesta. Naupo ako para tikman ang isa sa mga handa nila. Naku, ang sarap naman po nito. Kain lang ng kain, Ning. Gusto kong maalala mo na kahit paano, masarap ang pagkain dito sa amin at hindi puro katatakutan ang maaalala mo. Maraming salamat po. Huwag kang mag-alala. Pababaunan kita ng ganyan para naman hindi ka magutom pabalik mo sa inyo. Talagang takam na takam ako sa pagkaing inihanda nila. Halos hindi na ako makatayo sa sobrang kabusugan. Kayo po,
Hindi po ba kayo kakain? Huwag kang mag-alala sa amin. Kakain kami pagkatapos ng bisita. Yun ang paniniwala namin dito. Natapos ang pagkain ko, kasabay ng pagtigil ng ulan. Pwede na tayong umalis. Handa ka na ba? Oo, okay na ako. Dahil wala namang masasakyan doon, ay naglakad kami ni Alex patungo sa boundary ng baryo, papunta sa bayan. Tahimik lang kaming naglalakad sa maputik na lugar. Pero pansin ko pa rin ang madilim na kalangitan. Pinagdadasal kong makalabas ako ng baryo bago muli bumagsak ang malakas na ulan. Habang naglalakad kami, pansin ko ang malakas na simoy ng hangin at hindi ko maiwasang mapatingin sa mga puno, lalo na sa mga parte ng kakahuyan na bahagyang madilim. Pakiramdam ko, may mga matang nagmamasid sa akin mula sa mga yun. Corazon! Napasulyap ako sa likod nang marinig ko ang boses ni Aling Maria. Ngunit wala naman siya, lalo na't puno ng makapal na hamog ang kalsada. Narinig mo ba yun? Parang may tumawag sa akin. Wala na si Alex nang lingunin ko ang pwesto niya. Palinga-linga ako. Agad akong nakaramdam ng takot. Alex? Aling Maria? Sigaw ako ng sigaw hanggang sa may matanaw akong anino sa di kalayuan. Unti-unti akong naglakad patungo roon. Alex! Tulong! Narinig ko si Alex sa di kalayuan. Napansin ko rin, may mabilis na gumagalaw sa paligid ko. Hinahabol ko ng tingin, pero hindi ko mahanap kung sino at ano yon. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw na rin ako ng sigaw. Takot na takot nung mga oras na yun. Pero bumagsak na lang ako nang maramdaman kong may humampas sa ulo ko. Pinipilit ko pang tumayo, pero hindi ko nagawa pa. Huli kong nakita ay isang matandang babae. Malabo, kaya hindi rin ako sigurado. Nagising ako na nakatali ang paa at kamay ko sa kawayan na nasa likod ko. Nabigla pa ako nang makita ang bonfire sa gitna. Mga bato, patay na hayop, nakakasulasok ang amoy ng dugo ng patay na hayop. Pero ang mas kinagulat ko ay ang mga pugot na ulo. Tinahi ang mga mata nila para hindi na dumilat pa. Tulungan niyo kami! Halos mamaos na ang boses ko. Napapahagulhol na ako sa takot. Hindi pa ako handang mamatay. Hindi ko alam kung anong gagawin nila sa akin. Hindi ako makakalaban. Dahil lang sa simpleng bagay na gusto kong matuklasan, napunta ako sa posisyon na yun. Hindi ko alam na dito lang pala ako papunta. Ang dami kong pinagsisihan. Hindi na sana ako naging matigas. Nakinig na sana ako. Iba na lang sana ang pinili kong theory para sa project ko. Biglang rumehistro sa aking isipan na hindi ko makikita sila mama at papa. Ngayong alam kong maari na akong mamaalam. Alex? Natigilan ako nang makita ko siyang lumabas sa dilim. Ramdam ko na rin na naglalagkit na ang pawis at luha ko sa mukha ko. Tulungan mo ako! Dali! Kailangan na nating makaalis dito habang wala pa sila. Bakit ko naman gagawin yon? Eh ikaw nga ang iaalay namin sa kanya nang matahimik na siya. Ano? Gago ka ba? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Tinulungan niyo akong makatakas at makaalis sa baryo na to, di ba? Hindi mo ako pwedeng gawing alay para lang mailigtas kayo. Kidnapping to! Anong kidnapping? Sa oras na ipasa sa iyo ang sisiyo, hindi ka na makakaalis sa lugar na to. Habang buhay ka narito, hanggang sa makahanap ka pa ng bagong papalit sa iyo, yun ang kondisyon para tigilan na niya kami.
ikaw ang alay. Gago ka! Alam kong may iintindihan mo rin ang lahat ng to, Corazon. Pinagkaisahan niyo ako. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Hindi! Sigaw ako ng sigaw, pero wala silang pakialam sa akin. Napansin ko si Aling Minerva na lumapit sa akin. Nanlilisik ang mga mata ko sa kanya habang nakangisi siya sa akin. Bigla na lang lumakas ang hangin. Lumabas na rin ang mga ibang taga-baryo. Handa na ang katawan mo para sa paglilipat sa iyo ng sisiw. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nasarapan sa luto ko? Hindi ba masarap si Mama? Napamura ako sa aking isipan. Diyos ko, may sayad yata tong mga to. Hindi to maari! Maari, iha. Dahil kinain mo lang naman ang mama ko. Okay lang. May tinira pa kami para sa'yo. Para hindi ka manghina mamaya sa orasyon. Tigilan niyo na ako! Tama na! Maawa kayo sa akin! Please! Huwag niyong gawin to sa akin! Simula na at tawagin siya. Hindi ko maintindihan kung ano ang winiwika nila. Natila parang kumakanta ng kakaibang salita. Pero ang alam ko, gusto ko nang makatakas. Kinuha ni Alex ang ulo ko para itingala. Kahit nagpupumiglas ako'y wala akong nagawa. Halos mabulunan ako nang ibuhos ni Aling Minerva ang malapot na dugo sa bibig ko. Pinipigilan ko, pero wala akong nagawa. Halos maligo na ako sa dugo na yun. May iba kong nalunok at nalasahan, dahilan para umikot ang aking sikmura. Nang maubos ang dugo sa mangkok, saka nila ako tinigilan. Ayan na siya! Maliligtas na tayo! Maraming salamat! Pero nabigla ako nang biglang magsigawan, lalo na nang halos may tumama sa akin na bote na may laman na gas at bigla na lang itong nagliyab, nagtakbuhan ng lahat sa takot. Huwag kayong matakot, may nanggugulo lang sa atin. Hinabol ni Alex ang ilan nilang kasama nang biglang may dumating. Hinampas niya sa ulo si Aling Minerva, dahilan para matumba ito sa lupa at mawala ng malay. Aling Maria? Halika na. Kailangan na nating makaalis dito. Kinalasan niya ako ng pagkakatali sa kamay. Kaya ako na ang nag-alis ng pagkakatali ko sa paa. Halos matumba ako at mawala ng balanse dahil sa mahigpit na pagkakatali sa paa ko. Halika na. Inalalayan niya ako pero nabigla ako nang tagusan ng sibat ang kanyang sikmura na binato ni Alex sa dikalayuan. Dahilan para bumagsak siya sa lupa na nanghihina. Sa sobrang takot ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya tumakbo na lang ako papasok sa kakahuyan. Dahil wala talaga akong alam kung saan ako maaring magtago. Litong-lito na ako. Umiiyak. Makailang beses pa akong nadapa. Hindi ka makakalayo sa akin. Bumalik ka rito. Rinig ko ang sigaw ni Alex sa dikalayuan. Ngunit papalapit ang presensya niya. Kaya kahit pagod na ako'y takbo pa rin ako ng takbo. Makalayo lamang sa taong ito. Nagpagulong-gulong ako sa maliit na bangin nang madulas ako. At nang bumagsak ako roon, ay impit akong napasigaw para hindi nila malaman kung nasaan ako. Pero sobrang sakit, na-dislocate yata ang kanang binti ko. Nasaan ka, Corazon? Makikita rin kita. Hindi ka makakaalis sa baryong to. Tinakpan ko ang bibig ko gamit ang dalawa kong kamay para hindi ako makagawa ng ingay. Nang mapansin kong wala na siya, dahan-dahan akong bumangon. Hirap na hirap akong makapaglakad ng mabilis. Lalo na't iika-ika ako. Inis na inis ako sa sarili ko hanggang sa matumba ako sa putikan. Buisit!
Dalian mo, please. Ikaw lang ang makakapagligtas sa sarili mo. Wika ko sa sarili ko. Naglalakad ako. Sinusunod ko lang ang liwanag na baka yun na ang bukana patungo sa bayan. Hindi ko na alam kung saang parte na ako nakakahuyan. Basta gusto ko lang makaalis. Lumalakas na naman ang hangin na tila may lumilipad papalapit sa kalangitan. Agad muli akong nagmadali sa paglalakad. Karajan! Tulungan mo ko! Aling Maria? Agad akong bumalik nang makita ko siya sa di kalayuan. May naiwan pang nakatusok na kawayan sa katawan niya, pero hinahayaan ko na lang siya. Aking pasalamat ko na nakaligtas din siya. Nang tuluyan akong nakalapit sa kanya, pinaupo ko na muna siya. Paano kayo nakatakas sa kanila? Pero wala na po tayong oras. Umalis na po tayo rito. Kailangan nating iligtas ang sarili natin. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kailangan tumakas. Dito na lang ako. Hindi po yan totoo. Hindi. Pwede pa kayong madala sa ospital. Iniligtas niyo ako, kaya halika. Gusto ko rin po kayong iligtas. Napansin kong tumirik na ang mga mata niya at may kakaibang tunog ang lumalabas sa kanyang bibig. Pero hindi ko to pinansin. Halika na po. Sige na po. Please. Muli ko na namang naririnig ang ingay mula sa di kalayuan. Hindi mo ba napapansin? Ang paligid mo. Nawala ang malakas na hangin. Po? Doon ko napagtanto na tama nga siya. Biglang nawala ang malakas na hangin na animoy galing sa pagaspas ng malaking pakpak. Nawala po ang aswang. Ligtas na po tayo. Pero hindi tayo ligtas sa mga taga-baryo. Hindi mo pa rin pa nakikita ang lahat. Alin po? Ano po bang dapat kong malaman? Halos maisuka ko ang lamang loob ko nang maramdaman kong may tumusok sa sikmura ko. Nang tingnan ko kung ano ito, kamay ni Aling Maria habang nakatusok ang kawayan sa katawan ko. Dahan-dahan siyang tumayo habang nakatingin siya sa akin. Walang emosyon. Patawad, corazon! Pero ikaw lang ang nakikita kong magsasalba sa manang nakuha ko sa aking ninuno. Bakit niyo po ito nagawa sa akin? Ibig sabihin, hindi ko rin dapat pinagkatiwalaan si Aling Maria. Buhay na buhay pa siya habang nakatingin sa akin at hindi iniinda ang butas sa katawan niya. Lahat sila mga traidor. Pumaba siya at pumaimbabaw sa akin. Huwag po, Aling Maria! Maawa po kayo! Hinawakan niya ang kamay ko para itaas sa ulunan ko. Nagsisigaw ako nang makitang humaba ang dila niya hanggang sa dilaan niya ang sugat ko sa sikmura. Nangilabot ako. Bitawan mo ako! Aswang ka! Bitawan mo ako! Nagtaasa ng balahibo ko sa katawan nang ibukan niya ang bibig niya sa tapat ng bibig ko. Itinikom ko ang bibig ko, pero gamit ang isa niyang kamay ay pinilit niyang ibuka ang bibig ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong may lumalabas na ulo na animoy ibon sa lalamunan niya. Nang tuluyan itong nakalabas sa bibig niya, agad itong dumiretso sa lalamunan ko. Halos mabulunan ako at saka niya ako binitawan. Agad akong gumapang paalis sa kanya nang bumagsak siya sa paanan ko. Unti-unti siyang nanuyo at mas lalong tumanda. Pero ako, pilit kong sinusuka ang sisiw na pumasok sa aking lalamunan. Sinigaw ko ng sinigaw ang nararamdaman ko sa aking katawan. Nanunuyo ang lalamunan ko. Nakakaramdam ako ng sobrang pagkagutom na gusto kong kumain. Kakaibang pagkain.
Iba ang nakikita ko sa paligid. Tila ba, naging pula ang mundo ko. Tumutulo ang laway ko habang nakikita kong humahaba ang kuko sa mga kamay ko. Nasaan ka na, Corazon? Para bang may ibang nilalang na nagpapatakbo ng aking katawan, Miss Clark. Tumakbo ko sa direksyon ng boses na pinanggagalingan nito. Naamoy ko ang sariwa niyang dugo. Mabango para sa akin. Nararamdaman ko ang excitement ko dahil kailangan kong makakain at makatikim ng dugo. Hindi to maari. Hindi to pwede. Corazon? Hindi ko siya tinigilan na makita ko siya. Binuka ko ang sikmura niya kahit buhay pa siya. Tama na! Patawarin mo ako! Huwag mo akong patayin! Wika ni Alex na nagmamakaawa. Nilamon ko ang lamang loob ng sikmura niya at hindi siya tinigilan. Tila musika sa aking tenga ang sikaw at paghingi niya ng tulong. Sarap na sarap ako sa dugo niya habang nakatitig sa mapulang buwan sa kalangitan. Saka ko lang siya tinigilan nang magsawa ako sa kanya at wala na siyang buhay. Napasulyap ako sa mga biglang dumarating na mga tao. Pero nang makita nila ako, agad silang lumayo at nagtakbuhan. Dahan-dahan akong umatras nang mapagtanto ang aking ginawa. Hindi to maari. Patawad. Patawarin mo ko. Nasambit ko na lang yon sa aking sarili. Tumakbo ko palayo hanggang sa makita ko ang kubo ni Aling Maria. Para bang nagising ako sa katotohanan. Iyak ako ng iyak. Hindi makapaniwala sa nangyari sa akin dito. Paano pa ako babalik sa pamilya ko? Paano pa ako babalik sa normal kong buhay? Kung isa na ako sa kanila. Nagwawala ako sa galit at sa paggalito. Winasa ko lahat ng makita ko sa bahay at kung ano ang mahawakan ko, pinagbabato ko. Natigilan ako nang makita ko ang mga ilaw na papalapit sa direksyon ng kubo. May ingay din akong naririnig. Hindi tayo pwedeng matakot sa kanya. Siya ang dapat matakot sa atin. Marami tayo. Hindi dapat tayo magpatalo. Wika ng isang ale sa kanyang mga kasama. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Bago pa man sila makalapit sa direksyon ko, ay agad na akong tumakbo paalis. Ayan siya! Habulin natin siya! May mga dala silang sulo. Mabilis akong umakyat sa puno. Nakita ko kung paano nila sinunog ang bahay ni Aling Maria. Nanatili ako roon hanggang sa umalis sila at saka ako bumaba. Tinitigan ko lang ang bahay ni Aling Maria hanggang sa abutin ako ng umaga. Naglakad ako at nagpakalayo-layo. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Nakita ko lang ang sarili ko sa daanan, sa isang mahabang kalsada at saka ako bumagsak doon habang nanghihina. Makalipas ang siguro'y 4 na oras, nagising na lang ako sa loob ng puting silid habang nakasuot ng hospital gown. Anong ginagawa ko rito? Mabuti naman at gising ka na. May grupo kasi ng kabataan na nakita ka sa kalsada, malapit sa Kakahuyan sa Barrio Paraiso. Dinala ka dito, puno ka raw ng dugo sa katawan. Baka galing ka sa aksidente. Pero in-examine ka naman namin. Wala ka namang sugat sa katawan o galos. Okay naman ang vital signs mo. Mamaya, pupunta ang mga pulis at doktor para malaman kung ano talagang nangyari sa'yo. Wika sa akin ng nurse. Nagpipigil lang ako pero kakaibang bango ang naamoy ko sa kanya. Amoy sariwang dugo. Malinamnam. Ganun ba? Sumasakit ang ulo ko lalo. Dumarami at mas lalong humahalimuyak ang amoy. Amoy ng isang sanggol. Diyos ko, nasa ospital ako. Maraming sanggol dito. Hindi ko sila pwedeng maging biktima. Hindi pwede.
Dito ka lang ah. Hintayin mo lang dahil may maghahatid sa'yo ng pagkain maya-maya. Aalis na ako. Muling wika sa akin ng nurse. Nang tuluyan na akong naiwan, ay agad akong lumabas ng silid. Nagmatiyag muna ako kung walang makakakita at makakapansin sa akin. Hindi ako maaring makasalamuha sa kanila. Hindi na ako normal. Maari ko silang mapatay. Nang tuluyan na akong nakalabas, ay pansin ko ang titig ng mga tao sa akin. Nang makita ko ang bata na kasama ang ina niya, nanuyo ang aking lalamunan. Parang gusto ko siyang dukutin at kainin ng buo. Tumakbo na lang ako palayo, palayo sa kanilang lahat. Hindi ko alam kung ilang araw, linggo o buwan na akong nanatili sa kakahuyan. Hindi na ako bumalik sa amin. Tatanggapin kong patay na ang dating si Corazon. Namuhay ako ng tahimik dito, ngunit sa gabi, naghahanap ako ng mabibiktima. Ngunit may isa akong kahilingan para makabalik ako sa pamilya ko. Yun ang matagal ko ng pinaplano. Nagtayo ako ng sarili kong kubo sa gitna ng kakahuyan. Hanggang sa may maamoy akong taong pumasok sa kakahuyan at alam kong hindi siya taga rito. Hinintay ko siya hanggang sa matanaw ko siya. Napangisi na lang ako. Excuse me po, nakatira po ba kayo rito? Ako nga pala po si Sandra. Naliligaw po ako kanina pa eh. Hinahanap ko po kasi yung Barrio Paraiso. Para po sana sa vlog na kailangan ko sa school. Ako si Corazon. Kailan ka lang dumating? Paano ka nakarating dito? Sumakay po ako ng tricycle kanina, galing sa terminal. Sabi nga po ng mga tagalabas, wag ko na daw ipagpatuloy. Pero kailangan ko po kasi talagang matapos to. Film student po kasi ako eh. Nako, tinatakot ka lang nila. Hindi kasi kami sanay sa mga taong tagalabas. Mukha naman pong maganda dito. Napagod ka ba? O kailangan mo ng matutulayan? Pwede kitang matulungan, pero maliit lang ang kubo ko. Nako, malaking tulong po to para sa akin. Pwede po ba? Magbabayad na lang po ako. Wag na. Gusto ko talagang tumulong sa mga katulad nyo. Pasok ka sa loob. Tamang-tama. May nakahanda akong pagkain. Nako, maraming salamat po. Kanina pa nga po akong nagugutom. Nakalimutan kong bumili ng pagkain sa terminal bago pumunta dito. Tuluyan ko siyang pinapasok sa kubo ko. Napapangiti. Dahil maari ko siyang maging hapunan o kaya'y susunod na tagapagmana bilang aswang. Ikaw ba? Gusto mo bang pumunta sa lugar na hindi ka pamilyar? Gusto mo rin bang matulad sa nangyari sa akin? Kung ayaw mo, huwag kang pupunta dito. Binabalaan kita. Dahil kung hindi, baka isa ka sa magiging hapunan ko.